Totoo din ba na ang lahat na namatay ay pinagbantaan kang isumbong kanila sa tunay na asawa? Makapangyarihan ng aswang kaya kaya niyang manipulahin yan. Akala ko madadali ka na niya, Evelyn. Ikaw ang magbabayad ng kataksilan sa akin ng tiyahin mo na pinagtakpan mo din. Magandang araw po, Miss Clar. Sobrang natutuwa po ako sa napakagandang programa niyong ito. Kaya napagpasyahan kong magsulat sa inyo. Nasa edad 20 po ako noon nung nagpasya kong lumuwas ng Maynila. Mahirap po kasi ang buhay namin sa probinsya. Kaya naisipan kong magbaka sakali sa lugar ng tiyahin kong si Lucy. Ang pangyayari pong ito ay hinding-hindi ko po makakalimutan kahit kailan. Ako po si Evelyn at ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe at tulungan niyo po akong ma-reach ang 100,000 subscribers bilang suporta sa ating channel. Oh, Evelyn! Ayos lang ba sa'yo ang kwarto mo? Yung kwarto kasi na ginagamit ng nanay mo dito noon, ginawa kong bodega. Eh, mas malaki sana yun. Kaso, biglaan naman ang pagluwas mo dito sa Maynila, kaya hindi ko agad naasikaso. Nako, tita naman, wala namang problema sa akin yung maliit na kwarto eh. At saka mas malaki pa nga to sa kwarto ko sa probinsya. Buti nga po dito may kama. Doon nga po wala, papag lang. Eh oo nga naman ano. Eh pero sure ka na maayos ka lang dito ha? At saka ano bang naisip mong trabaho? Depende po siguro tita kung ano na lang makita ko. Basta trabaho po, kakanain ko yan. Ay di mag-waitress ka na lang doon sa restaurant namin, Evelyn. Total naman ay naghahanap kami ng waitress dahil nga ang dami ng customer doon. May restaurant kayo, tita? Aba oo naman. Imposible na ba sa akin magkaroon ng negosyo? Naku, hindi, tita. Masaya nga po ako para sa inyo kasi mayaman ka na. Ay naku, Evelyn. Malayo pa ako sa tinatawag na mayaman. Siguro may kaya lang, yon, ganon, pwede na yon. Tita talaga? Pero gusto ko po yung alok nyo, basta trabaho po, okay sa akin yun. Pero ito ha, bukod sa pagiging waitress, may extra job ako para sa'yo. Ano naman yun, tita? Basta may sahod, game po ako dyan. Eh malamang sasahuran kita, bukod pa dun yung sahod mo sa pagiging waitress. At saka simple lang to. To ipapatrabaho ko sa'yo. Ano naman po yun, tita? Magre-report ka lang sa'kin kung anong ginagawa ni Liam pag wala ako. Liam? Sino naman yun, tita? Boyfriend ko yun, si Liam. May boyfriend ka, tita? Aba, syempre naman. Pero asawa siya ng kumari ko. Ano? Seryoso ba yan, tita? Akala ko talaga noon, Miss Clar, nagbibiro lang ang tiyahin ko. Pero kilala ko rin kasi siya bilang honest at straightforward. Kahit sa sarili niya, sinasabi niya kung ano talaga siya. Siya pa nga po ang tumatawag sa sarili niya na taksil na kumare. Dinala naman po ako ni tita sa sinasabi niyang restaurant nila. Malaki naman po at tulad nga ng sabi niya, madaming customer. Dinala niya ako mismo sa opisina at ang lalaking nakaupo sa desk, alam kong siya ang boyfriend ng tita ko. Hello babe ko, may dala akong dagdag bilang waitress dito sa restaurant natin ha, huwag ka na maghahanap pa. Eh okay naman ba yan? Oo naman, okay na okay to, pamakin ko kaya to si Evelyn. Anak ng ate ko to at galing siya sa probinsya. Nandito siya kasi kailangan niya ng trabaho. Eh kaya yun, naisip ko ipasok siya dito sa resto. Maganda naman siya, di ba? Sa bagay, okay nga siya oh. Sexy. Mana sa'yo. Ano nga ulit pangalan niyan? Evelyn nga. Ang hinihin ng pangalan ah. Pamaganda din katulad mo. Eh, hindi naman po. Slight na ganda lang po. Mas maganda pa rin po sa akin si tita. Ay nako, tama na nga yan. Oo nga pala. Evelyn, siya pala si Tito Liam mo. Siya ang boyfriend ko.
Pero tulad nga ng sabi ko sa'yo, asawa siya ng kumari ko. Uy, babe naman. Sabi ko sa'yo, secret lang yun, di ba? Kasi kapag nabukin tayo, mawawalan tayo ng share sa restaurant na to. Gusto mo ba yun? Sa isip ko nun, Miss Clar, maganda naman ang tiyahin ko. Sexy din po siya. Makakahanap pa siya ng lalaking walang sabi talaga. Pero nagtataka ako kung bakit si Tito Liam nakasado na pala itong nagustuhan niya at mismong kumari pa niya ang asawa. Nagumpisa na nga akong magtrabaho sa restaurant nila. Para naman sa extra job ko, todo report naman ako sa tiyahin ko tungkol kay Tito Liam. Bolero din kasi siya sa mga kasamahan ko sa trabaho, lalo na't ang uniform namin. Talagang pangkikay, parang pang-catering style po. Maiksi yung palda namin tapos kulay pink, na parang sasayaw kami ng Barbie girl in the Barbie world. Pagkaka-uwi ko sa bahay, doon ako inuusisa ni tita. Ano Evelyn, kumusta naman sa restaurant? May babae ba si Liam doon? Baka may kinakalantari siya mga babae doon ha? Kasi naman tong asawa niya gusto ng pang-kikay na outfit yung uniform ng mga waitress eh. Wala naman po. Mukhang loyal naman po sa inyo si Tito Liam, tita. Nagsinungaling na lang ako kahit na ang totoo niyan, maharot talaga si Tito Liam sa mga katrabaho ko. Kahit sa akin nga po, ang hilig niyang magbiro. Ako lang talaga ang dumidistansya kasi ayoko po talaga ng gulo. Ngunit isang araw, narinig ko sila ni Tito Liam na nag-uusap para silang nagtatalo. Buti na lang talaga, hapon na yon at kaming tatlo na lang talaga ang natira sa restaurant. Itigil muna natin to, Lucy. Uuwi na si Anna. Baka mabuking tayo. Nakalimutan mo na bang pinaglihi sa holy water yung asawa mo? Eh kahit ilang beses ka namang mahuli nun, pinapatawad ka pa rin. Hindi natin alam yun, babe. Huwag ka masyadong kampante, no? Baka bigla ka nalang tanggalan dito na share sa restaurant at syempre baka ako din. Mahirap na. Akong bahala, babe. Promise yan. Kaya nating lusutan to. Habang patagal ng patagal ako nakasama ni tita, parang gusto ko na din magprotesta sa ginagawa niya. Naaawa tuloy ako sa asawa ni Tito Liam. At ayon pa nga sa mga kasama ko sa trabaho, ang asawa daw ni Tito Liam ay nasa abroad at may anak din silang batang babae na inaanak din ng tiyahin ko. Tuloy pa rin ang pagtataksil nila, Miss Clar. Hanggang sa dumating na nga ang asawa ni Tito Liam, pumunta talaga siya sa restaurant. Liam, mahal, akala ko ba may second floor na yung resto? Pasensya ka na, mahal. Nagkasakit kasi si Andrea, kaya pinadala ko muna doon yung panggastos sana sa pang second floor. Nagastos ko lahat sa ospital. Nagkautang pa nga ako kay Aling Lucy, tapos may natira pa akong babayaran sa kanya. Ano? Ba't hindi mo sinabi sa akin na nagkasakit ang anak ko, mahal? Anong sakit niya? Ang taas kasi ng lagnat niya eh. Kaya yun, tinakbo ko sa private hospital. Ang mahal ng kwarto na nakuha ko eh. Pagdating kasi kay Andrea, mahal, dapat sinasabi mo sa akin. Ba't mo naman nilihim? Siyempre, ayoko nang nag-aalala ka, mahal. Busy ka sa trabaho. Alam kong mahirap din yun, tapos idadagdag ko pa ang problema dito na pwede ko namang solusyonan. Bumuntong hininga na lang ang asawa niya, pero may kutub ako na hindi nagkasakit ang anak nila. May ibang pinaglagyan talaga ng pera. Pagdating naman sa bahay, kinausap ko ang tiyahin ko. Tita, dumating na pala yung asawa ni Tito Liam. Alam ko. Ano naman kung dumating siya? Hayaan mo siya. Eh tita kasi, akala niya may second floor na yung restaurant. Saan ba kasi napunta yung pera? Saan pa ba? Eh di syempre sa akin. At sigurado naman akong nalusutan ni Liam yon. Huwag ka na mag-alala dyan, Evelyn. Ayos lang ang tita mo kung inaakala mong baka mapahamak ako. Ayoko po talagang humusga. Pero sa tiyahin ko po, hindi ko maiwasang mag-isip ng hindi maganda sa kanya. Ayaw kong sabihin na taksil ang tiyahin ko at hindi niya deserve ang mabuting kaibigan. Napag-alaman ko rin po kasi na tatlo pala sila na may-ari ng restaurant.
Pero syempre, mas malaki ang ambag ng asawa ni Tito Liam. Nagtatrabaho pala siya abroad at nagpapadala ng pera para palakihin ang negosyo. Kutob ko nga nun, baka nung umalis ang asawa ni Tito Liam, ganun ang itsura ng restaurant nila. Pero nagpapadala pa rin siya ng pera. Hindi ko lang alam kung ilang taon siya sa abroad at ngayong pagdating niya, mukhang ganun pa rin ang restaurant base sa tanong niya noon kay Tito Liam. Tapos parang hindi pa marunong magduda. Mabait pa rin kasi siya kay Tia. Nagkaroon din ng pagkakataon na nag-usap sila ng tita ko sa restaurant habang kumakain. Pasensya ka na, Ana, ha? Hindi na kasi alam ni Liam kung saan kukuha ng pera. Kaya yun, naisipan na lang namin gamitin ang pinadala mo. Naiintindihan ko naman, Lucy. At nagpapasalamat pa nga ako sa'yo kasi pumayag ka. Alam ko gusto mong lumaki talaga ang restaurant natin kasi nga maraming customer. Pero inom na nyo pa ang kalusugan ng inaanak mo. Alangan naman kasing pabayaan namin si Andrea, diba? Siyempre, kailangan niyang magamot agad. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi baka mag-alala ka. At saka baka hindi ka makapagtrabaho ng maayos dun. Maraming salamat, Lucy, ha? Siyempre, walang anuman. Kaibigan kita at parang anak ko na rin yung anak mo. Hayaan mo, magpapadala ulit ako para dito sa restaurant. Eh, kailan bang balik mo sa Qatar? Sa susunod na araw na nga eh. Nang makabalik sa ibang bansa ang asawa ni Tito Liam, balik naman sa pagtataksi ng dalawa. Tikom naman lagi ang bibig ng mga waitress sa restaurant. Ayaw manghimasok sa problema ng iba at nagtatrabaho na lang. Kung sa bagay, ako din naman. Nakikitira lang ako sa tita ko kaya wala rin akong rason para pagsabihan siya. Siyempre, baka palayasin pa ako sa bahay. Mabait naman kasi siya sa akin. Isang araw noon sa loob ng opisina, tikom ang bibig ng lahat habang ang dalawa ay gumagawa ng kababalaghan sa loob. Dinig na dinig pa namin ang mga halinghing nila at nagmistulang bingi na lang kaming mga waitress. Pero ang waitress na si Emily, kinausap ako. Evelyn, okay lang ba sa'yo na gano'n ang tiyahin mo? Anong ibig mong sabihin? Alam mo ang ibig kong sabihin at napapansin kong binabaliwala mo lang din. May magagawa ba ako? Nakikitira lang naman ako sa tiyahin ko eh. Eh ba't ikaw, hindi ka nagsusumbong? Pati mga kasama nating iba, batahimik lang kayo. Eh kasi ano, basta may kwento pala ako sa'yo. Ano naman yun? May kasama kasi kami dito, si Clara. Yun talaga, hindi tinotolerate yung mga pananaksil na yan. Sa aming lahat dito, siya lang ang may lakas loob na magsumbong sana. Sana? Ba't sana? Eh kasi, namatay siya agad at hindi na nakapagsumbong. Namatay? Ba't namatay? Eh kasi ganito yun. Kahit waitress lang siya dito, pinagsalitaan niya ng hindi maganda ang tiyahin mo. Sinabi niya rin na magsusumbong siya kay Madam Anna. Ayun, kinabukasan nun, nabalitaan na lang namin namatay siya. Eh bakit nga daw? Eto pa, may isa pa. Si Aling Tessa, yung katulong doon sa bahay nila Sir Liam. Pinagsalitaan niya din ang hindi maganda ang tita mo at sinabing magsusumbong siya sa amo niya. Ayun, kinagabihan, patay din. Eh sino daw pumatay? Eh syempre hindi ko alam. Pero alam mo ba, ang pinakamasaklap sa pagkamatay nila. Kasi natagpuan na lang sila sa mga kwarto nila. Kulang-kulang yung parte ng katawan. Yung si Clara, walang mga kamay at paa, walang mata, wala ring lamang loob. Tapos yung katulong naman, ganun din. Pinagluloloko mo yata ako eh. May ganun bang karumalduman na pagpatay dito sa Manila? Parang pamprobinsya lang yan ah. Parang kwentong aswang. Alam nga namang may aswang dito. Tsaka sino naman yung aswang ko sakali? Aba ewan ko rin. Kahit magtanong-tanong ka pa, ganun din yung kwento dito. At yung tiyahin mo, yung pananaksil niya, sikat yun dito. Pero takot magsumbong yung mga tao kasi nga, baka matulad kay Clara tsaka dun sa katulong.
Kinilabutan ako sa kwento ni Emily, Miss Clore. Sinunod ko rin ang sinabi niya na magtanong-tanong ako. At ilan sa kanila, kinausap din ako. At pareho lang kay Emily ang sinasabi nila. Pero ang iba, tinalikuran lang ako. Nako, totoo yan! Karumal-dumal ang sinapit ni Clara. Ang hindi ko masabi kung anong klaseng nilalang ba ang pumatay sa kanya. Aba, ang sabi, aswang daw. Eh pero syempre Manila ito. Malabo namang magkaroon ng aswang. Pero ang nangyari kay Clara at sa katulong ni Sir Liam, talagang mahirap ipaliwanag. Delikado tong ginagawa mo, Ining, ah. Nag-iimbestiga ka. Pero kung ano man ang sinabi ng ilan dito, eh, totoo yun. Kawawa nga yung bata na si Clara. Pinatay siya na aswang dahil sa nagbanta daw siya na magsumbong sa kataksilan ni Ma'am Lucy at ni Sir Liam. Sabi pa nga ng mga tao rito, eh, baka isa sa kanilang aswang. Ano ho? Nagulat ako sa mga sinabi nila. Kilala ko naman ang tiyahin ko. Alam ko na hindi siya aswang kasi nga wala naman kaming lahing ganun. Pero dahil sa mga kwento na yon, hindi ko maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Kinilabutan ako at kahit sa pagtulog ko, hindi ako mapakali. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, hindi po talaga ako dinadalaw ng antok. Lumipas po ang 3 buwan na natiling tikom ang bibig ng lahat, lalo na kami mga nagtatrabaho sa loob ng restaurant. Kahit may ginagawa sa loob ng opisina ang mga boss namin, nagkunwari na lang kaming bingi. Uy, Evelyn. Oh, bakit, Emily? Pwede bang palit tayo? Ako na lang maghuhugas dyan. Ikaw na lang maghatid ng order ng isang customer. Pwede ba? Ano kasi, crush ko yun. Kaso, kung ako magbibigay ng order niya, baka hindi pa ako nakakalapit sa lamesa niya, himatayin na ako. Grabe ka naman, Emily. Ganyan ka ba magka-crush? Dapat nga ikaw ang mag-serve kasi chance mo na yun na matitigan siya ng malapit. Eh, dumag ako eh. Sige na, ikaw na lang. Sige na, please, oh. Sige na nga, oo na. Ano ba yung order niya? Nakahanda na to, ihahatid na lang. Nasa table number 5 siya. Hoy, Evelyn, huwag mong lalandiin, ha. Kita mo to. Inutusan mo ko, tas pagbibintangan mo ko ng ganyan. Ito naman, biro lang yun. Sige na, smile ka na. Baliw ka talaga, Emily. Oo na, bubusangot ako habang nagsiserve dun. Hoy, ngumiti ka, biro lang yun. Hindi ko yung type, no, hindi kami pwede. Anong hindi pwede? Ba't naman? Basta, hindi pwede. Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ako ngingiti. Natawa na lang ako kay Emily, Miss Clore. Tinigil ko ang paghugas ng plato at hinayaan kong siya ang magpatuloy. Ako naman ay sinunod ang pakiusap niya at kinuha ang order ng lalaki na bulalo na may bone marrow. Nang naglalakad na ako sa dine-in area, iginala ko naman ang paningin ko kung saan banda ang table number 5 at nakita ko na nga. May gwapong lalaking nakaupo doon. Abala siya sa paggamit ng kanyang cellphone. Ako naman, napalunok. Dahil nakaramdam ako ng kilig sa kagwapuhan niya at ayoko ng ganun. Ayokong gayahin ang tiyahin ko. Ayokong pagtaksilan si Emily kahit sa isip ko lang. Hello sir, ito na po yung order niyong bulalo. Ah, oo miss. Bulalo na may bone marrow yung order ko. Makikidagdag na nga rin ako ng extra rice. Opo naman sir. Sandali lang po at kukuha ko. Ilang beses akong napalunok sa tuwing umingiti siya. At lihim kong pinapagalitan ng sarili ko. Kasi ayokong magkamali. Tumatatak talaga sa isipan ko na hindi ako tulad ng tiyahin ko. Ayokong traidor rin si Emily. Lalo na't sa loob ng 3 buwan ay naging mabuting kaibigan siya sa akin. Sir, ito na po ang extra rice nyo. Enjoy your meal po. Nako, salamat. Ano nga palang pangalan mo, miss? Pwede ko ba makuha ang number mo? Sir, sana po magustuhan nyo yung luto namin. Maiwan na po kita, ha. Marami pa po kasi akong customer na dapat isikasuhin. Enjoy your meal po.
Pinili kong huwag pansinin ang sinabi niya. Kaya hindi ko sinagot ang tanong niya. Ayoko talagang magkamali kay Emily. Hindi na nga maganda ang record ng tita ko sa mata ng mga tao dito. Tapos dadagdagan ko pa. Pagbalik ko sa kusina bago ako humarap kay Emily, huminga muna ako ng malalim. Sumisikip kasi ang dibdib ko sa kaba. Hindi na ako naging komportable talaga. Ano, Evelyn? Nabigay mo ba? Oo naman, sabi mo eh. Ba't kasi akong inutusan mo? Dapat ikaw na ang gumawa eh. Basta. Tsaka may iniwan akong note pala dun. Di mo nakita? Nakasulat dun, I love you, Henry. Ano? Eh, may pangalan mo. Wala nga eh. Tapos ako ang pinagbigay mo. Eh baka isipin nun ako ang naglagay. Emily naman. Eh sorry na, Evelyn. Siya ang nagpatuloy sa mga gawain sa kusina. Ako naman ang nagseserve sa mga customer kasama ng iba pa naming kasamang waitress. Nagbayad na rin ang mga customer na nasa ibang table at ako naman ang kumuha ng pera nila. Pagdating ko sa counter, wala doon ang kahera. Kaya pumunta ako sa opisina at nakita ko siyang nasa pintuan. Pero mas agaw pansin ko ang away sa loob. Dinig na dinig kasi sa labas. Ano ba kasing kinakatakot mo, Liam? Ilang taon na tayong ganito ah? Nagduda ba ang asawa mo? Hindi naman ah. Mahirap na nga ngayon kasi uuwi na si Anna for good. Hindi na tayo pwedeng magtagal sa ganitong sitwasyon kasi baka makarating kay Anna yung ginagawa natin. Kung yun ang kinakatakot mo, eh di sana nun pa nangyari. Lahat ng tao dito may alam. May nakakarating ba? May nagsusumbong ba? Walang nagsusumbong kasi may hindi magandang nangyayari. Lahat na nagtangkang magsumbong ay namatay. Eh kaya nga walang magsusumbong kasi takot silang mamatay. Pero hindi yun yung punto ko, Lucy. Paano kung si Anna mismo makakita sa atin? Anong gagawin mo? Gusto mo bang matanggalan ng mga shares? Buntis ako, Liam. Iiwan mo pa rin ba ako? Ano? Buntis? Ikaw? Pipiliin mo pa rin ba yung shares na yan? Anak na natin to, oh. Buntis ka? Kakasabi ko lang, di ba? Bingi ka ba? Buntis nga ako. Buntis ka? Nako, anong gagawin natin? Paano kapag lumaki yung tiyan mo? Anong sasabihin mo kay Anna? Ang alam niya, wala kang asawa. Eh di maghahanap ako ng lalaking ipapakilala kong boyfriend ko. Ano? Sa tingin mo, papayag ako niyan? Nagulat ako sa narinig ko noon. Parang mas dama ko pa ang problema nila kaysa kay Tia Lucy. Wala talaga siyang katakot-takot. Pag-uwi namin sa bahay, hindi ko na napigilan ang sarili kong kausapin siya. Tita, narinig ko po yung away niyo ni Tito Liam eh. Sorry po ah. Hayaan mo siya. Praning lang yon. Buntis ka po, tita? Oo. At sinabi ko kay Liam na kapag iniwan niya ako, ibubuking ko siya sa asawa niya. Hindi ka po natatakot, tita? Ba't naman ako matatakot? Kanina ako matatakot? Kay Anna? Eh may kutob nga ako, alam na yun ni Anna, nagbubulag-bulagan lang siya. Eh well, kung ganun nga, hindi ko na yun kasalanan. Kasalanan niya kasi hinahayaan niya kami. Kaibigan ka po kasi niya, tita. At kung sakaling alam na po niya, eh sigurado po, takot lang siyang kumprontahin ka. Dapat lang na matakot siya. Eh, hindi ka ba naaawa sa kanya, tita? Ba't naman ako maaawa, Evelyn? Eh inagaw lang naman niya si Liam sa akin. Ginamit niya ang pera niya para sila ni Liam ang ikasal at hindi kami. Siya ang unang nagtaksil, no? Ang sabi ko sa kanya, boyfriend ko si Liam. Pero ang ginawa niya, pinikot niya si Liam. Nabuntis siya at ipinaako niya kay Liam ang bata. Eh si Liam naman, syempre, kumagat kasi nga may pera siya. Kung ano man ang ginagawa namin sa kanya ngayon, dapat lang yun sa kanya. Kasi nanulot siya ng boyfriend ng may boyfriend. Naliwanagan din ako ng konti nang marinig ang rason ni Tita Lucy. Ganon pala ang totoo. Nasa probinsya kasi kami ng mga magulang ko. Kaya wala kaming alam sa naging buhay niya dito sa Maynila.
Sa pagkakataong yon, kampi ako sa side niya, pero konti lang. Kasi naawa rin ako sa nangyari sa love life niya. Nang sumunod na linggo, araw ng Lunes, dumating ang asawa ni Tito Liam. Ako ang kinakabahan kay Tita Lucy. Natatakot ako para sa kanya dahil baka mabuko siya. Malaki kasi ang posibilidad na makukulong sila ni Tito Liam. Kapag nakulong siya, paano ako? Siya lang ang kasama ko dito sa Maynila. Dumating na ang asawa ni Sir Liam. Paano kung maglikha katotohanan tapos tanungin tayo? Natatakot akong magsabi ng totoo, Evelyn. Baka ikapahama ko pa. Bakit ba? Pag ba nagsumbong, mamamatay agad? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Yung nangyari kay Clara? Eh, syempre, naaalala ko. Kahit nga gusto kong kalimutan yun, hindi ko magawa eh. Natatakot nga ako. Pero sa pagsusumbong, hindi ka takot na yun ang pwedeng maging resulta kapag sinubukan mo. Ay, nako. Sa bagay, may punto ka. Isang araw naman nun, pumunta ng restaurant si Madam Ana. Nagbubulong-bulungan naman kami ng mga katrabaho ko. Sobrang ganda kasi ng aura niya ngayon at parang ambagsik pa. Parang porma na nagsasabing, mas maganda at sexy ako sa'yo, Lucy. Tumayo pa talaga siya sa gitna ng restaurant at tumingin-tingin sa paligid. Inikot pa ang paningin sa amin. Lumapit naman si Tita Lucy sa kanya at ngumiti pa na parang tunay silang magkaibigan. Dahil nandito ka naman na Ana, eh simulan na natin ang pagpapaayos ng restaurant para sa second floor. Sige, okay lang. May hinanda na rin akong pera para dito. Kukuha pa ba ako ng bagong engineer? O yung dating engineer na kinuha natin na nakukunin pa rin natin? Yung dating engineer na lang, Lucy. Parang okay naman yun. Maayos nga ang paggawa niya nitong restaurant natin eh. Nakatingin lang kami ni Emily nung mga panahong yon. Sa akto kasi ng tiyahin ko, parang walang kasalanan na ginagawa. Napabuntong hininga na lang talaga ako. Grabe yung tiyahin mo, no? Magagalit ka ba sa akin kung sasabihin kong matigas ang mukha niya? Ewan ko sa'yo, Emily. Masisisi ba kita? Eh, kasalanan naman talaga ng tita ko. Pero syempre, alam mo naman, hindi lang siya. Oo naman, alam ko yun. Pati si Sir Liam may kasalanan din. Grabe talaga sila, no? Hindi na talaga sila na konsensya. Huwag mong manahin, ha? Ano ka ba? Hindi naman ako mahilig sa mga love life na yan. Ba't ko naman mamanahin? Anong hindi mahilig? Utot mo, Evelyn. Dadating ka rin sa punto na magmamahal ka. Kapag nangyari yon, siguraduhin mo muna yung background, ha? Baka kasi may asawa o jowang iba. Oo na. At huwag kang mag-alala, Emily. Alam kong magiging sigurista ako. Halimbawa't dumating nga yung araw na papasok ako sa relasyon. Ay nako, free ka ba mamaya? Free? Ba't naman? Mag-enjoy naman tayo. Bar tayo mamaya. Eh, hindi ba pangit dun? Baka mamaya maraming manyak na lalaki, ha? Hindi naman, Evelyn. Hindi yun yung iniisip mo. Resto bar lang yung pupuntahan natin. Yung iinom ka lang, tapos yun, relax-relax lang. Oo na, sige na. Magpapaalam ako mamaya. Sa tatlong buwan ko po sa Maynila, ngayon lang ako nabigyan ng idea na gumala. Pagdating sa bahay, bala ko magpaalam kay Tita Lucy. Pero pumasok siya sa pintuan mula sa labas na nag-aalboroto sa galit. Oh, Tita! Bakit po? Eh, kinumpronta kasi ako ng bagong yaya ni Andrea. Ang sabi niya, isusumbong niya ako sa amo niya kung hindi ko raw titigilan ng daddy ng alaga niya. Eh, ano gusto niya gawin ko sa anak ko? Hahayaan na lumaki na walang ama. Sinabi niya po na magsusumbong siya? Oo daw eh. Ang sarap nga patayin eh. Natigilan ako sa sinabi ng tita ko. Napalunok ako at pinili na lang na paniwalain ang sarili kong biro lang niya yon. Oh, ba't parang may sasabihin ka sa akin? Sumasang-ayon ka ba sa bagong yaya ni Andrea? Oho, hindi po tita. Ba't naman po kita isusumbong? Eh, tita po kita. Aba dapat lang.
Sa akin ka kumakampi kasi akong pamilya mo. Naghihiganti lang ako, Evelyn. Hindi mo alam ang pinagdaanan ko nang iniwan ako ni Liam dahil sa Ana na yan. Eh tita, ano po ba kasing nangyari sa inyo noon? Nung buntis siya, eh buntis din ako noon. Pero nadisgrasya ako. Kagagawa niya at alam ko yon, pero hindi lang ako nagsasalita. Kaya ang anak niya ang nabuhay at ang sa akin ay hindi. Kaya sinisira ko ang buhay niya, Evelyn. Kasi hindi ko pa rin matanggap ang nakaraan ko. Hindi ko matanggap na sila ang nagkatuluyan at ninang pa ako ng anak nila. Nakaramdam naman ako ng awa nang sinabi niya yon. Hindi ko talaga siya masisisi kung ginagawa niya to, na parang manhid lang siya. Kahit na maraming nakakaalam ng ginagawa niya, kumikilos pa rin siya sa harapan nila na parang wala lang. Hinawakan ko na lang ang kamay niya at pinisil ito. Sorry po tita ha, kung nahirapan ka nung wala kami sa tabi mo. Kung kasama mo lang si nanay nung panahong yun, sigurado ako hindi siya papayag na mangyari yun. Ayos lang ako, Evelyn. Buti nga ngayon nandito ka. Kahit papano, nasabi ko ang sama ng loob ko. Ang hirap kasi mag-move on, Evelyn eh. Magkaibigan kami ni Ana dati pa. Tapos biglang ganun ang ginawa niya sa akin. Eh, hindi mo pa rin ba siya napapatawad, tita? Ah, syempre hindi, Evelyn. Anak ko ang nawala dahil sa kanya. At ngayong buntis ako ulit, hindi na ako papayag na mawala to sa akin ang dahil na naman sa kanya. Niyakap ko na lang po siya. Tinawagan ko na lang si Emily na hindi ako makakapunta sa usapan namin. At sinamahan ko ang tiyahin ko nung gabing yon. Kinabukasan pagbalik sa trabaho, napansin kong parang umiiwas si Emily sa akin, pati ang ibang kasama ko sa trabaho. Nagtaka naman ako kung bakit. Isang tanong ko lang kasi, isang sagot lang din niya ang nangyayari. Pagsapit ng tanghali, hindi na ako nakapagpigil kaya kinausap ko na siya. Emily, bakit? Anong bakit? Umiiwas ka ba? Ano? Hindi ah. Umiiwas ka eh. May problema ba? Ano kasi, Evelyn? Sabi ng mga tao, baka tita mo ang pumapatay. Ano? Ba't naman si tita? Yung bagong yaya kasi ni Andrea, nadatnan sa likod bahay nila, patay na. Ano? Ba't daw namatay? Ano kay namatay? Hindi ko naman nakita, Evelyn. Pero sabi daw ng mga pulis, walang laman loob yung bagong yaya, walang mga braso at mga binti. Katawan na lang daw ang natira. Totoo ba yung mga sinasabi mo, Emily? Kahit tanungin mo pa yung mga kasama natin dito o yung mga tao sa labas, yan talagang usap-usapan. Ba't ka umiiwas sa akin? Sorry na, Evelyn. Sabi din kasi ng iba baka tsahin mo daw ang gumawa. Di ba nga sabi mo kagabi, pinagbantaan ng yaya na yun ng tita mo na magsumbong kay Ma'am Ana? Kasi di ba sabi mo dadamayan mo muna siya? Kaya hindi ka nakapunta sa usapan natin? So sinasabi mo na may lahi kaming aswang? Kaya ka ba lumalayo sa akin kasi ganun ang tingin mo sa akin? Hindi naman sa ganun, Evelyn. Pero yun ang pinaparamdam mo, Emily. Di ba sinabi ko din sa'yo, hindi ako makakasama sa'yo kasi kailangan ako ng tiyahin ko. Magkasama kami buong gabi sa bahay namin at hindi kami lumalabas. Sobrang sama ng loob ko kay Emily noon. Ang sakit kasing mapagbintangan. Hindi aswang ang tiyahin ko dahil wala kaming lahing ganon. Pero masakit na pag-isipan ka ng ganon. Paglabas ko ng restaurant, hindi ko kasama si Emily dahil nagtatampo nga ako. Napansin kong nakatingin ng mga tao sa akin. Ang iba, nagbubulong-bulungan pa na baka aswang daw ang lahi namin. Kasi ako at tita ko ay taga-probinsya. Tapos nilapitan pa ako ni Mang Kulas. Yeah, sa probinsya ba kayo nang galing? Pwede ko ba malaman? Sa Iloilo po. Eh, liblib ba ang lugar niyo doon? Bundok po yung lugar namin at saka malayo sa bayan. Sige, Ineng. Salamat sa pagsagot ng tanong. Tumalikod siya sa akin at pinanood ko naman siyang naglalakad palayo.
Bumalik siya sa pwesto nilang nag-iinuman kasama ang mga kalalakihang kaidara niya rin. Nakita ko namang tumingin sa direksyon ko ang mga kasama nila at nagbulong-bulungan pa. Napatango ang iba at tumingin ulit sa akin. Nadagdagan lang ang sama ng loob ko. Pakiramdam ko, nagtanong lang sa akin si Mangkolas para alamin kung taga saan kami. Para bang pinagbabasihan nila ang lugar bilang patunay na aswang ang lahi namin? Kahit hindi nila sabihin diretso sa akin ang paratang na yon, naintindihan ko na aswang ang tingin nila sa tiyahin ko at damay po ako doon. Nagpatuloy na lang ako sa paglalakad. Pinilit kong baliwalain ang mga tingin ng mga tao. Mukhang naging sikat na ako sa lugar na yon at hindi talaga ako komportable. Ngunit nakasalubong ko ang lalaking gusto ni Emily. Hi, Evelyn! Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tinanong ko si Emily. Eh, hindi mo dapat ako kinakausap. Huwag mo ko sundan, ha? Uy, teka! Bakit ka umiiwas? Eh, ayokong lumapit ka sa akin. Huwag mo ko sundan. Eh, nakikipagkaibigan lang naman eh. Eh, hindi mo ba nakikita? Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Huwag ka nang sumunod. Eh, ano naman kung pinagtitinginan tayo ng mga tao? Teka, Evelyn. Sandali nga. Ang bilis mo maglakad eh. Relax ka lang. Hinawakan niya ako sa braso at napilitan akong tumigil at humarap sa kanya. Hingal na hingal siya gawa nga ng hinahabol niya ako sa bilis ng lakad ko. Natatakot lang kasi ako na baka makita kami ni Emily at mag-away pa kami. Bitawan mo nga ako. Ano bang kailangan mo? Makikipagkaibigan, syempre. Pwes, ayoko makipagkaibigan, kaya lumayo ka sa akin. Grabe ka naman. Sabi pa naman ni Emily, mabait ka. Nagtaka ako sa sinabi niya. Alam kong gusto siya ni Emily. Tapos ito ang sinasabi niya sa akin. Si Emily daw ang nagsabi sa kanya na mabait ako. Nagsalita na lang ako para sa rason ko. Eh, hindi kami okay ngayon ni Emily. Kasi ang tingin niya sa akin, aswang ako. Kaya kung sinabi niyang mabait ako, pues, huwag kang maniwala kasi hindi ako mabait. Tinalikuran ko po siya dahil ayokong makagawa ng mali na maging kasalanan ko pa kay Emily. At naiinis ako kasi ang lalaking to, nakasunod pa rin sa akin at sumisigaw pa. Baka hindi mo pa ako kilala. Ako nga pala si Henry. Pakialam ko naman kung sino siya. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang tiyahin ko doon na nagwawala. Buwisit talaga? Nakakainis! Ano ba nangyayari dito? Tita, may problema po ba? Namatay ang bagong yaya ni Andrea. At ako ang kinausap ng polis. Baka ako daw ang pumatay. Sa tingin mo ba, Evelyn, kaya kong gawin yon? Walang laman loob. Putol ang mga kamay at paa. Kaya ko yon? Eh, syempre po hindi. Aswang lang po ang kayang gumawa nun, tita. Eh, ayun na nga. Pero ang tingin ng mga tao sa akin ngayon, aswang. Dahil sa pagkumpronta sa akin ng mga polis. Eh, tita, di ba sa bahay naman nila Tito Liam namatay ang yaya ni Andrea? Eh, malayo naman po ang bahay natin sa kanila. Ewan ko ba? Hindi ko na rin alam kung bakit ako itong pinagbintangan ng mga polis na yon. Ay nako tita, wala naman silang ebidensya eh, kaya huwag kang matakot. Pero ang totoo niyan, Miss Clar, takot na takot po ako. Takot ako na baka tuluyang mapagbintangan ng tita ko at baka ikulong siya o di kaya ipatayin. Kasi ganun naman po ang ginagawa sa aswang kung totoong may aswang. Pinapatay po ng mga taong bayan. Dahil din po sa rason na ayokong mapagbintangan ng tita ko. Nag-isip ako ng paraan para mag-imbestiga. Kaya nung sumunod na araw, pagkatapos ko sa trabaho ko, imbis na diretso uwi ako, nagpa siya akong tumungo sa terminal kung saan papunta sa bahay nila Tito Liam. Isang sakayan lang naman po at sa gate mismo ng village ako ibinaba ng tricycle. Nagtanong-tanong pa muna ako kung saan ang bahay nila Tito Liam at tinuro din naman nila sa akin. Oh, Evelyn, napadalaw ka. Ma'am Anna, kumusta po kayo? Okay naman ako. Halika, pumasok ka. Ikaw lang ba mag-isa? Opo ma'am, ako lang po mag-isa.
Pagpasok ko sa bahay nila, parang ang bigat ng pakiramdam ko. Nakabukas naman ang lahat ng ilaw kasi nga madilim na. Nakita ko naman ang batang babae na nasa sala sumasayaw, parang ginagaya ang napapanood sa TV. Tumingin lang sa akin ang batang yon at umira pa na parang ayaw niya sa akin. Sigurado akong hindi ka pa nakakakain. Sakto may niluto si Manang dito. Huwag na po, Ma'am Ana. Dumaan lang po ako kasi may gusto po akong itanong. Itanong? Tungkol saan naman yan? Tungkol po sa bagong yaya ng anak nyo. Yun pong namatay. Napansin kong nanahimik siya sandali at maya-maya ay tipid na ngumiti. Ba't mo naman natanong, Evelyn? Ayaw na mga pulis ng ganyan. Yung nagtatanong kahit hindi naman involved sa krimen. Baka mamaya mapagdudahan ka niyan. Nung pinagbintangan po ang tiyahin ko nang pumatay sa kanya, involved na po ako kasi pamangkin niya po ako. Kaya gusto ko pong malaman kung ano po ba talagang nangyari. Kasi po nung gabing yun, kasama ko po si tita sa bahay. Ano ka mong sabi mo? Pinagbintangan ang tita mo? Hindi niyo po ba alam? Opo, pinagbintangan po ang tita ko. At hindi ko po maintindihan kung bakit. Pero kami ang inuusisa ng mga pulis. Kinuhaan kami ng statement, pati ang asawa ko, tsaka yung ibang katulong dito sa bahay. Lahat kasi kami dito kasama ng bagong yaya ni Andrea. Eh pero kung pati si Lucy, eh di dapat sana pati mga kapitbahay namin. Kasi sila ang mas malapit sa amin kesa sa inyo, di ba? Eh kaya nga ho ako nagtataka. Ba't pati ang tita ko po? Eh sa anong dahilan naman? Hindi naman magkaaway ang yaya at si Lucy ah. Eh yun na nga din po ang tanong ko. Hayaan mo, Evelyn. Magtatanong ako sa mga pulis kung anong dahilan nila. Kung ba't si Lucy ang pinagbibintangan. Pero totoo yung sinasabi mo ah. Opo, totoo po, Ma'am Ana. Kaya sumasama po ang loob ni tita eh. Tinawag nga po nila siyang aswang kahit ako po. Ang tingin nila sa akin, aswang din. Ang sakit naman po kasi noon. Sige Evelyn, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang magtanong para sa'yo. Salamat po ha, Ma'am Ana. Napansin ko na parang wala naman po siyang alam patungkol kay Tia Lucy at Tito Liam. Mukhang hindi pa nakakapagsumbong ang yaya ni Andrea bago siya pinatay. Saktong paglabas ko ng mansyon nila, nakasalubong ko si Tito Liam. Evelyn, anong ginagawa mo dito? Oh, Tito Liam, kayo po pala. Anong sinabi mo kay Ana? Po, nagtanong lang po ako kung ba't pinagbibintangan ng mga pulis ang tita ko tungkol sa pagpatay sa bagong yaya ng anak nyo. Ganun ba? Eh wala ka namang ibang sinabi. Wala po, Tito Liam. Kinilabutan ako sa pagkumpronta sa akin ni Tito Liam. Parang sa tono ng pananalita niya, para siyang nambabanta. Takot na takot naman po ako at dali-daling umalis sa lugar nila. Tumakbo po ako ng mabilis hanggang sa nakalabas po ako ng village. Ang masakla po kasi doon, wala nang tricycle sa labas para masakyan. Sising-sisi tuloy ako kung ba't ba kasi hindi ko naisip na wala na pala akong masasakyan kapag umabot na ng gabi. Wala po akong choice, Miss Clore, kundi ang maglakad. Habang naglalakad ako sa ilalim ng liwanag ng mga streetlights, may naramdaman po akong kakaiba. May nila po ang lugar kaya hindi ko gaanong narinig ang mga alulong ng aso dahil mukhang hindi uso ang aso sa lugar na yon. Pero ang lamig ng hangin na dumaan sa balat ko, iba, nakakatakot po. Binilisan ko naman ang paglakad ko. May mga punong kahoy pa akong nadadaanan pero sementado po ang daanan. May mga sasakyan naman pero madalang na lang ang dumadaan. Sa gilid nga ng daan, narinig ko pa ang mga yabag na parang tumatakbo sa mga tuyong dahon. Mas tumindi na po ang kaba ko. Natatalo na nito ang sistema ko. At parang nawawala ng lakas sa mga binti kong tumakbo. Pero syempre, kailangan kong bawiin ang panghihina na yon. At pinili kong magpakatatag sabay takbo ng mabilis. Sa kasamaang palad, Miss Clore, may humila sa akin papunta sa kakahuyan. Pero hindi naman sobrang lawak na kakahuyan talaga.
Sa kabila po kasi noon ay kalsada rin. Sobrang higpit ng hawak niya sa braso ko at kinausap pa niya talaga ako. Hold up to. Ibigay mo sa akin yung puso mo. Huwag mo ko sasaktan. Huwag. Hindi ako magsusumbong. Nagtanong lang ako kung bakit tita ko ang pinagbibintangan ng mga pulis. Pero hindi po ako magsusumbong. Maawa po kayo. Parang awa mo na. Huwag mo akong patayin. Please. Nagsumbong saan? Ano? Henry? Tumawa siya nang ma-realize kong siya pala yun. Sa inis ko, Miss Clark, sinampal ko talaga siya. Aray! Tarantado ka talaga, Henry. Tinakot mo ko. Sinusundan mo ba ako? Diba sabi ko wag mo akong lapitan? Bitawan mo nga ako. Eh, sorry na. Nakita kasi kitang sumakay sa tricycle kanina eh. Nakita ka din ni Emily kaya tinawagan niya ako. Sabi pa nga niya, pigilan daw kita eh. Si Emily? Oo, galit ka daw sa kanya. Kaya ako yung tinawagan niya para sundan ka. Natatakot siya, baka mapahama ka daw eh. Ganun ba? Oo. Eh, di sabihin mo sa kanya, okay lang ako. Hindi ako naaswang, kasi nga diba tingin niya sa akin aswang? Kung aswang ang tingin niya sa akin, eh ba't pa ako maaaswang, ha? Ano? Bakit naman iisipin ni Emily yun sa'yo? Eh siya nga yung nagsabi sa akin na mabait ka daw, maganda, at wala kang boyfriend kaya nireto ka niya sa akin. Litong-lito na naman ako sa sinabi ni Henry. Parang dumami tuloy ang problema ko dahil sa kanya. Hindi ko rin alam kung anong trip ni Emily. Pero dinala ko ni Henry sa isang cocktail bar at nandun si Emily naghihintay. Evelyn, sorry na sa sinabi ko ah. Grabe ka naman kasi ang haba ng tampo mo. Hoy, Emily, ano to, ha? Ba't sinusundan ako ng lalaking to? Eh, paano kasi? Nakita kitang sumakay papunta sa village nila, Sir Liam. Iniisip ko tuloy na baka magsumbong ka. Eh, alam mo naman ang nangyayari sa mga nagbabalak magsumbong, di ba? Hindi naman ako nagsumbong. Kinausap ko lang si Ma'am Anna. Nagtanong ako kung bakit pinagbibintangan ng mga pulis ang tita ko. Eh, ang layo-layo naman ang bahay namin sa kanila. Eh, ano sabi niya? Eh, nagtaka rin siya. Siyempre, tingnan natin kung anong sasabihin ng mga pulis sa kanya kapag nagtanong siya ng koneksyon ni tita tungkol dun. Bakit mo ginawa yun, Evelyn? Oh, bakit? Mali ba yung ginawa ko? Hindi naman. Eh, pero dahil sa ginawa mo, baka manganib yung buhay ng mga pulis. Paano kung sila ang puntirihin ng aswang kasi mag-iimbestiga tong si Ma'am Anna? Anong aswang? Hindi mo ba nabalitaan ang nangyari sa isang yaya? Nabalitaan ko, pinatay daw siya. Sa paraan daw kung paano pumatay ang aswang, di ba? Anong aswang ka dyan? Kaya rin gawin ng tao yun, no? Lalo na kapag adik. Tsaka Maynila to, no? Takot yung mga aswang dito. Mas gusto nila sa dilim. Yun liblib at kaunti lang yung mga tao. Ang sabihin mo, mga baliw yung taong gumawa nun. Yung mga wala na sa katinoan at magagaling sa serial killing. Naisip ko rin ang sinabi ni Henry. Baka nga tama siya. Baka nga may mga tao lang talagang pumapatay. Pagkatapos namin ng konting inuman, okay na rin kami ulit ni Emily. Kasama ko rin sila na umuwi sa bahay. Napag-alaman ko rin na magpinsan pala si Henry at Emily. Prank lang daw niya na type niya si Henry para pumayag ako na mag-serve kay Henry noon. Nainis pa nga ako ng konti, pero walang paglagyan ng inis na yon dahil pagpasok namin sa loob ng bahay, nadatnan kong magulo sa loob, parang pinagnakawan ng bahay. Pero nakita kong kumpleto naman ang mga gamit at kinabahan ako nang makita ang ilang mga dugo sa hagdan at sa ibang parte ng sahig. Hala! Ano nangyari dito? Pinasok kayo? Tita? Ano nangyari dito? Tita? Evelyn! Sa wakas dumating ka! Ano nangyari dito, tita? Nang marinig ko ang boses ni tita, binalot ako ng takot dahil dinig na dinig ko ang iyak niya na parang takot na takot. Tumakbo kaming tatlo paakyat sa taas at binuksan ko agad ang pinto.
Nadatnan ko ang tita kong punong-puno ng dugo sa dibdib niya at nangilabot pa ako sa takot dahil may mga nagkalat na mga braso at mga binti sa paligid. May mga bubog pa sa sahig na tila nabasag din ang bintana. Tita! Ano to? Evelyn! Dinala ng aswang ang mga putol na kamay at paa dito! Sino? Sino ang aswang tita? Kanino mga kamay to? Pero ba't may dugo po kayo sa katawan, Ma'am Lucy? Hindi ko din alam. Eh, tingnan niyo ang bintana. Basag yan. Diyan siya dumaan. Hindi ko siya nakilala kasi nakaan yung aswang siya. Kulubot ang balat niya. Mahaba ang mga ngipin niya. Ganon din ang mga kuko niya. Tapos namumula pa ang mata niya. Nakakatakot talaga siya. Aba, tatlong braso puro kaliwa. Tatlong binte puro kanan. Tatlong tao yun namatay. Eh, kanino mga kamay to, Ma'am? Hindi ko din alam, Emily. Eh, nagtitimpla lang naman ako ng gatas at tatawagan ko nga sana itong si Evelyn. Kaso may narinig akong nabasag dito sa kwarto ko. Pagtingin ko sa taas, nakita ko ang aswang. Nagtutulo pa nga yung laway niya na parang takam na takam eh. At ang nakakakilabot pa kasi, hihintayin daw niyang lumaki ang bata sa tiyan ko. Tumakbo ako syempre. Nagpaikot-ikot pa nga kami sa loob ng bahay. Tapos nahuli niya ako. Hinila niya ako dito sa kwarto at itong nakita ko. Kalat na yung mga paa at kamay. Anong gagawin natin, tita? Isusumbong ba natin sa pulis? Ako ang mapagbibintangan nito, Evelyn. Ganito nga kasi ang iniisip ng mga tao sa akin. Naaswang ako. Miss Lucy, ipapaalam po natin ito sa mga kapulisan. Ako pong bahala. Saksi ako sa nangyari sa inyo dito kaya magtiwala po kayo sa akin. Hindi po kayo makukulong. Tulad ng sabi ni Henry, sinuko namin sa pulis ang mga braso at binte na dinala ng sinasabing aswang ni Tita Lucy. Pagdating doon ay napansin namin na may ambulansya. Maraming tao at may mga binubuhat ng mga katawan na natatakpan ng mga puting kumot. Ano kayang meron dito, tita? Tara na kasi, Evelyn. Umalis na lang tayo. Ano ka ba, tita? Pag umalis tayo dito, ikaw ang mapapagbintangan na nag-uwi ng mga kamay at paa na yun. Kailangan malinis ang pangalan mo. Dito lang kayo. Magtatanong lang muna ako. Sige, Henry. Pinanood ko naman na naglakad papalapit si Henry sa mga pulis. Nakita kong nakipagkwentuhan siya sa mga yon. Napatingin pa nga ako kay Emily dahil sa nakikita kong parang napaka-formal ni Henry kung makipag-usap sa mga yon. Gusto ko nga sanang magtanong. Pero maya-maya pa, naglakad pabalik si Henry kasama ang dalawa pang pulis. Henry, ano daw? Dito umatake yung aswang at bukang sila'y may-ari ng mga kamay at paan na dala natin. Evelyn, nagkatotoo yata yung sinabi mo na mga pulis ang isusunod. Ano? Kinausap pa sila agad ni Ma'am Anna? Hindi ko alam. Siguro dahil pinagbintangan nila ang tita mo. Eh, ba't parang sinasabi mo na si tita nga ang may gawa? Alam mong hindi yun totoo, Emily. Hindi kaya si Miss Lucy may gawa nito? Bakit siya may dugo sa katawan? Huwag mong sabihin, sir, na ako ang pinagbibintangan mo. Hindi po si tita ang may gawa nun, sir. Sigurado po ako kasi pinasok nga po yung bahay namin at dinala dun yung mga kamay at paa. Kaya nga, sa bahay niyo dinala ang kamay at paa. At meron pang dugo yung tiyahin mo, miss. Nasa dibdib niya. Tignan nyo, duguan yung damit niya. Hindi nga ho ako. Hindi ho ako aswang. Kaya may dugo to kasi kiniskis ng aswang na yun ng putol na kamay sa katawan ko. Maniwala po kayo, sir. Hindi ako aswang. Wala kaming lahing ganun. Ano ba naman kayo? Sir, pasensya na pero naniniwala ako kay Miss Lucy. Kasi po kung siya talaga yung gumawa ng karumal-dumal na yun eh, hindi niya dadalhin yung mga putol na kamay at paa sa sarili niyang pamamahay. Bilang isang tao, ganun po talaga ang mindset natin. Hindi natin dadalhin ang ebidensya sa pamamahay natin. Pero ang aswang po, wala po yun sa maayos na katinoan. Hindi nga po tita ko ang may gawa nito, sir. Buntis po siya. Hindi naman niya papakainin ng laman loob ang anak niya sa sinapupunan niya.
Para nyo na rin pong sinasabi na nasisiraan ang ulo si tita. Nung nakaraan po, pinagbintangan nyo rin siya na siya ang pumatay nung yaya. Eh pero nung gabing yun kasama ko po siya sa bahay. Kinuhaan nyo po ba ako ng statement? Hindi po, di ba? Basta na lang kasi kayo nang bibintang eh. Bukod sa nagulat ako na isang detective si Henry, nainis rin ako sa katwiran ng kapwa niya polis. Ginamit pa talaga nilang pruweba ang mga dinalang kamay at paa sa bahay namin. In-interview naman ang polis ang tiyahin ko. Walang tanong ang mga polis na hindi niya sinagot. Totoo bang sinasabi nila nakabit ka ni Mr. Liam Sabian? Opo. Totoo din ba na ang lahat na namatay ay pinagbantaan kang isumbong ka nila sa tunay na asawa? Opo, sir. Kaya mo sila pinapatay? Ang sagot ko po dyan ay hindi, dahil hindi ako ang pumatay sa kanila. Kung hindi ikaw, edi sino? Eh bakit po ako ang tinatanong ninyo? Eh kayo ang pulis. Hinimas-himas ko na lang ang balikat ng tiyahin ko. Sobrang napuno na kasi siya sa pamimintang. Mabuti na lang nandyan si Henry na nagtatanggol sa kanya. Sir, ganito na lang pong tignan nating angulo. Kung tunay nga aswang si Miss Lucy, ang dugo sa damit po niya ay itong sa dibdib hanggang sa tiyan niya lang. Dapat po sa bunganga niya meron din kasi aswang po ang kumakain ng hilaw na karnin ng tao. Sa kamay din po niya sana meron din pero wala po. Dapat meron din laman loob yung kuko niya. Pero kita niyo naman po, nakamanicure pa. Hey nako, makapangyarihan ng aswang kaya kaya niyang manipulahin yan. Totoo yun. Kayang manipulahin ng aswang ang mga tulad natin. At dyan pa lang po, ay patunay na hindi si Miss Lucy ang aswang. Eh paano mo naman nasabi yan? Kasi disidido po kayo ipataw ang parusa kay Miss Lucy dahil sa ebidensyang dinala namin dito. Kung talaga si Miss Lucy po yun at tulad nga po na sinabi nyo, makapangyarihan ng aswang. Kaya kung makapangyarihan ng aswang, bakit nyo naman po nasabi kanina na baka nawala siya sa katinoan niya? Paano naman mangyayari yun kung makapangyarihan talaga ang aswang, sir? For sure, hindi naman niya ilalagay ang sarili niya sa ganito sitwasyon kung si Miss Lucy po talaga yun. At ito pa, sir. Teka ha. Miss Lucy, nahawakan mo ba ang kamay at paa kanina? Hindi ho. Bakit ko naman hahawakan? Eh, takot na takot nga ako. So ito na nga, sir. Kuhaan na lang natin siya ng fingerprint. Naku naman, oo. Di ba kakasabi ko lang? Makapangyarihan ng aswang kaya kaya nila tayong paglaruan. Eh di ibig sabihin yan, sir, hindi si Miss Lucy yun. At yun po yung aalamin natin. Kasi kung si Miss Lucy po yun eh, ang babaw naman po. Dahil sa sinabi ni Henry, kinuhaan nga ng fingerprint ang tiyahin ko. At hindi po nagmatch ang fingerprint niya sa mga kamay at paa ng biktima. Ligtas na po ang tiyahin ko mula sa pagkakakulong. Pero syempre, ang aswang buhay pa rin at patuloy na nang bibiktima. Hindi kami dumiretso sa bahay, kundi dinala kami ni Henry sa apartment niya. Baka kasi bumalik ang aswang sa bahay. Mas okay na sa lugar ni Henry kasi medyo crowded dahil dikit-dikit ang mga bahay. Sa lugar po kasi namin ni Tita Lucy, puro malalaking bahay po ang mga nandun. Pagpasensyahan nyo na yung bahay ko ha. Dalawa lang ang kwarto at maliit pa yung sala ko. Naku, wala yun, Henry. Salamat talaga. Detective ka pala eh. At ang galing mo pa. Ilang taon ka na ba? 24 na ako. At sorry kung hindi ko agad sinabi sa'yo ha. Ang totoo nga niyan eh. Trabaho ko talaga to. Simula pa nung kay Clara at sa katulong ng mga Sabian. Sigat din kasi ang kwento tungkol sa tita mo saka kay Mr. Sabian eh. Pero alam mo, ang pinagtataka ko, bakit hindi pa rin alam ito ng asawa niya? Eh halos lahat naman ng tao sa lugar niyo, alam yun, di ba? Marami kasing takot magsumbong. Hindi yun yung ibig kong sabihin eh. I mean, bingi ba siya? Hindi ba siya marunong mag-obserba? O baka naman... O baka ano? O baka naman alam niya na. Pero baka may iba siyang plano. Teka lang, Evelyn, Henry. What if si Sir Liam pala ang aswang? Huwag kang mambintang, Emily. Wala pa tayong pruweba dyan. Eto naman, teori lang naman. Pero ang totoo niyan, Miss Clark, napaisip din ako. Paano kung si Tito Liam pala? Kasi naalala ko ang sinabi niya nung umalis ako sa bahay nila. Pakiramdam ko,
pinagbabantaan niya ako. Panay lang ang buntong hininga ko dahil sa kaba. Para akong namumuhay sa takot na kung saan man ako pumunta, may panganib. Binigyan naman ni Emily ng damit si Tita Lucy. Pero damit yun ni Henry, buti na nga lang nagkasya. Matangkad naman na babae ang tita ko at si Henry tama lang ang pangangatawan. Medyo malayo din ang bahay ni Henry sa bahay namin. Sa loob ng kwarto, dalawa kami ni Emily sa lapag. Si tita naman nasa kama. Naglatag lang kami ng kutsyon. Halos hindi ako makatulog noon, lalo na't mag-isa lang si tita sa kama. Napansin ko rin na hindi siya makatulog, kaya bumangon ako. Tita, anong iniisip mo? Hindi ko alam kung kaya ko pa, Evelyn. Natatakot na kasi ako. Parang gusto ko na lang umalis sa lugar na to. Palakihin ko na lang kaya mag-isa tong anak ko. Siguro nga mas maganda yan, tita. E, kailan niyo ba gustong umalis? Bukas agad, Evelyn! Nakahinga ako ng maluwag dahil sa sinabi niya. Nagkasundo kami agad sa plano. Kinabukasan, sinabi namin ang plano kay Henry. Okay naman po ang plano niyo, pero hindi ko lang alam kung papayag ang mga taga-presinto gawa ng under investigation pa ang lahat eh. Hindi pa po talaga kasi tapos yung tungkol sa inyo, Miss Lucy. Pero paano kung mapahama kami dito, Henry? Bantay sarado po tayo ng mga otoridad, Miss Lucy. Nasa inyo po ang mga mata ng kapulisan at ginagawa po namin ang lahat para mahuli ang may kagagawan nito. Sumunod kami sa sinabi ni Henry. Nanatili muna kami sa apartment niya. At ang tita ko naman, nakatanggap ng tawag mula kay Tito Liam. Hinayaan muna namin silang mag-usap. At si Henry naman, nag-aabang ng update. Pagkatapos makipag-usap ni tita kay Tito Liam, humagulhol siya ng iyak. Kaya napatanong na lang ako. Tita, bakit po? Sinabi ng mga pulis kay Ana ang tungkol sa amin ni Liam. Alam na ni Ana ang lahat, nagkakagulo sila ngayon. Tinanggal na ni Ana ang shares ko sa negosyo. Pinadala na sa account ko ang parte ko, pero syempre si Liam ang kailangan ko. Tita, hayaan mo na sila. Tutulungan po kitang palakihin yung anak mo. Pero si Liam din ang pinagbibintangan ng mga pulis ngayon. Tumunog naman bigla ang phone ni Henry. Siya naman ang hinayaan naming makipag-usap sa katawagan. At nagulat ako nang bigla siyang nataranta. Matapos niyang ibaba ang phone ay lumapit siya sa amin. Sumugod ang aswang kagabi sa presinto at merong isang patay na pulis. Ano? Sino pulis na ang pinatay? Yung pulis na kumausap sa atin. Nako, kailangan ko pumunta sa presinto ngayon. Sasama kami sa'yo, Henry. Pagdating namin sa presinto, nakita naming buo ang katawan ng pulis. Tila pinatay lang siya pero hindi siya kinain. Muling inusisa ng mga pulis ang tiyahin ko. At si Henry naman ang nagtatanggol sa kanya. Kasama ko siya sa loob ng isang bahay. Kaya sigurado ako na hindi siya yung sumugod dito. Pero nandito kayo sa presinto, sir, di ba? Bakit hindi niyo nakita? Dahil masyado siyang malakas at mabilis eh. Parang hindi nga siya natatablan ng bala kahit ilang beses namin natamaan. Ang lakas pa rin niya. Anong oras siya umatake? Mga bandang alas 3 ng umaga. E anong itsura niya? Anyong tao pero kulubot yung mukha niya. Mahaba ang kuko at mga ngipin niya. Pero may napansin ako sa kanya, detective. Ano? Nakabestida siya. Babae. Mukhang ganun na nga. Kasi parang maganda yung tela na bestida na suot niya eh. Ibig sabihin mayaman. Pero sa buhok niya, hindi ko mawari kasi ang laki ng ulo niya eh. Humaba ang nasa bandang likod niya. Ewan, mabilis kasi siya kumilos pero yun lang yung namataan ko. Mukhang alam ko na kung sino. Nagtataka po ako kung sino ang tinutukoy ni Henry. Hindi ko rin alam kung anong plano niya. Pero pagsapit ng tanghali, nang nasa bahay na niya kami, kinausap ko siya. Sinong nasa isip mo, Henry? Hindi pa ako sigurado, pero hindi ko makukumpirma kung hindi ko pa alamin. Anong gagawin mo? Lalabanan mo siya? Magpapain?
Anong ipapain mo? Aswang yun. Kaya mo ba siya? Kailangan natin pumunta sa simbahan. Kukuha tayo ng holy water. Tapos sa palengke, kailangan natin bumili ng bawang at asin. Luya na rin para iwas usog. Pangontra sa aswang? Sino bang nasa isip mo, Henry? Kasi Miss Lucy, babae siya. Hindi naman ikaw yon. At di ba nga, sinugod ka para ibigay sa yung kamay at paa na yun? Ibig sabihin nun, gusto ko niya mapagbintangan ng mga polis. Parang alam ko na kung sinong tinutukoy mo, pinsan. Nagpapanggap siyang walang alam kahit kalat na ang pagtataksil mo, Miss Lucy. Dahil gusto niyang lumaki ang bata sa sinapupunan mo, kaya hinahayaan niya kayo. Eh teka, si Ana bang tinutukoy mo, Henry? Matagal ko na siyang kaibigan, hindi yun aswang. Tubong Manila nga yun eh. Matagal ko na kayo iniimbestigahan, Miss Lucy. Ikaw, si Mr. Sabian at si Ma'am Ana. Alam ko na mas nauna kang nagkaroon ng relasyon kay Mr. Sabian. At ayon naman kay Mr. Sabian, ikaw daw yung dating nobya niya. Pero si Miss Ana, umalis siya nun, nag-ibang bansa. Mga ilang buwan lang siya dun. Umuwi siyang may sakit. Pero ilang beses yun siyang pinatingin sa doktor at puro normal naman yung records na nakukuha niyo. Oo, tama ka. Nagkasakit siya nun, yung parang mamamatay na siya. Pero walang nakitang sakit ang mga doktor. At gumaling na lang siya ng bigla, di ba? Pagkagaling niya, umalis siya ulit. Bumalik ng ibang bansa. Tapos noon, bumalik siya dito sa Pilipinas. Namatay si Clara na nakatuklas ng relasyon niyo ni Mr. Sabian. Ganon din yung katulong nila. Parang naging magkapareho ang dahilan ng pattern ng pagpatay. Kung sino man magtangkang magsumbong, yun ang pinapatay niya. Para sa'yo o kay Mr. Sabian mapunta ang bintang. Sunod na nagbanta sa'yo na magsumbong ay ang yaya. Sunod noon ang mga pulis ay pinagbintangan ka. Dinala niya mismo ang mga biktima sa'yo para mas matibay ang ebidensya laban sa'yo. Eh paano naman siya naging aswang? Ibig sabihin, may humawa sa kanya ng pagiging aswang sa ibang bansa pa lang. At malakas ang kutob ko na sinanay siya doon na kung paano man biktima ng patago sa mga ganitong klaseng lugar. Ang masaklap pa doon eh dahil baka maisipan niyang manghawa. Delikado ang lahat ng tao dito. At sa palagay ko rin eh, wala siyang pakialam sa pagtataksil niyo. Mas may pakialam pa siya sa batang nasa sinapupunan mo, Miss Lucy. Gusto niyan lumaki yan sa loob ng tiyan mo. Litong-lito ako nung mga panahon na yon, Miss Clar. Pero ginawa pa rin namin ang plano ni Henry. Gusto na rin talaga namin matapos ang patayan. Dahil kung hahayaan namin siya, lalo na't nakakahawa pala ang aswang, hindi po ligtas para sa lahat. Kumuha kami ng holy water sa simbahan. Bumili din po kami ng maraming bawang, ganun din ang asin at luya. Ang ginawa namin sa mga yon, dinikdik namin ang asin at inilagay namin sa sprayer. Ganon din ang dinikdik naming bawang. Pinong-pino na bawang yon at hinalo namin yon sa holy water. Alam namin ang aswang ay umaatake na lang bigla, kaya pinili naming magsama-sama. Kinuntsaba rin ni Henry ang kapulisan. Pinaghati-hati nila ang holy water na timplado na. Hindi ko po alam kung tatala ba talaga ang ganong armas. Pero kami naman ang mga babae, nagsuot kami ng mga rosaryo na nilublub din namin sa holy water. Pagkatapos naming ihanda ang lahat, tumawag si Henry sa mansyon ng mga Sabian. Kinausap niya si Ma'am Ana. Ma'am Ana, si Henry po ito. Regular customer ng restaurant niyo po. May nais nga pala ako sabihin sa inyo tungkol po sa asawa niyo at kumarin niyo po. Pero mas maigi siguro kapag mag-usap na lang tayo ng personal para mas maunawaan niyo. Inabangan namin ang resulta ng pakikipag-usap ni Henry sa kabilang linya. Maya-maya naman, nagsalita siya. Sige po, walang problema. Ito po ang address ko. Sinabi ni Henry ang address niya kay Ma'am Ana. Pagkatapos niyang makipag-usap, humarap siya sa amin at kinausap kami. Alas 9 ng gabi binigay niyang oras sa akin kasi yun daw yung oras na tulog na yung asawa niya. Pero baka hindi niya to pa rin ang mismong oras kaya bago pala mag-alas 9, dapat handa na ang lahat. Sumang-ayon naman ang mga pulis pati kami, kaya alas 7 pa lang ng gabi, naghanda na kami. Nasa loob kami ng isang kwarto kasama ng ibang mga pulis. Si Tia Lucy naman, talagang pinahira namin ng holy water ang tiyan at nilagyan ng maraming bawang at luya ang bulsa niya. May kinabit na CCTV sa bandang sala at ang monitor kasama namin sa kwarto. Sa sala naman, mag-isa lang si Henry doon at natatakot ako na baka kung anong gawin ng aswang sa kanya. Nakikita kasi namin siya sa monitor
Halos wala akong paglagyan sa takot noon, lalo na nang sumapit na ang nasasabing oras. May kumatok na sa pintuan. Nanayo na ang mga balahibo ko nang tumayo si Henry. Ako ang natatakot para sa kanya. Si Emily naman, umiiyak na, natatakot para sa pinsan niya. Pero todo takip ang kamay niya sa bibig para hindi makalikha ng ingay. Sa monitor naman pagbukas ng pintuan, kitang-kita ng mga mata ko ang pagdilapon ng katawan ni Henry. Bumagsak siya sa kama at hindi na napigilan ni Emily na sumigaw. Ang aswang naman ay napawisik ng kamay dahil nga nagpahid ng holy water sa Henry na may halong asin. May mga pumasok agad na mga pulis at nangibabaw ang putukan. Sa kabilang kwarto naman bumukas din. Lumabas ang ilang mga pulis doon at pinaulanan ng bala si Ma'am Anna na mabilis rin nag-anyong aswang. Diyos ko po, Anna! Anong nangyari sa'yo? Tulad ni Emily, takot rin ako na may mangyaring masama kay Henry. Bukas na rin ang pintuan sa kwarto na kinaroroonan namin. Kaya kinuha ko ang maliit na sprayer sa tabi ko at tumakbo ko palabas. Evelyn! Balik sa loob! Ma'am Anna! Tumigil ka na! Marami ng pulis ang nasugatan niya. Pero umuusok din ang katawan niya dulot nga nang napapaso siya sa ini-spray ng mga pulis sa kanya. Nakabango naman si Henry at may kinuha siya sa bulsa niya. Ako naman ay napanganga dahil sa bilis ng pagkilos ni Ma'am Anna gamit ang anyong aswang niya. Napalingon pa siya sa akin at hindi ko alam na ako pala ang aatakihin niya. Mabilis niya akong dinakma sa leeg at napasigaw si tita. Ikaw ang papalit sa akin! Ikaw ang magbabayad ng kataksilan sa akin ng tiyahin mo na pinagtakpan mo din! Ngayon, Evelyn! Nga! Nga! Sinakal niya ako sa kabila ng pag-usok ng kamay niya sa leeg ko. Nagpahid din ako ng holy water, kaya umiipekto ito sa kanya. Ngunit determinado siyang ilipat sa akin ang pagiging aswang niya. Habang pinipiga niya ang lalamunan ko, bumubuka lalo ang bibig ko at lumalabas ang malaahas niyang dila. Wag! Wag, Anna! Maawa ka sa pamangkin ko! Wag siya! Ako na lang! Anna, please ako na lang! Ako may kasalanan sa'yo! Ako ang gantihan mo, Anna! Parang naramdaman ko ang dila niya sa bibig ko at dumaloy na ang takot sa buong sistema ko noon. Akala ko, magiging aswang na talaga ako. Mabuti na lang kumilo si Henry at mula sa likuran niya, pinasok niya sa bunganga ni Ma'am Anna ang isang bote ng holy water na may dinikdik na bawang at asin. Bumaloktot ang dila niya, papasok sa loob ng bibig niyang umuusok na. Nabitawan ako ni Ma'am Anna at napahawak na lang ako sa lalamunan ko at napaupo. Pagtingin ko sa kanya, nagwawala na siya sa init ng pinaghalong holy water, asin at bawang. Saksi kaming lahat kung paano siya nahirapan hanggang sa nalagutan siya ng hininga. Bumalik siya sa dating anyo bilang si Ma'am Anna. Lumapit sa akin si Tita Lucy at niyakap ako ng sobrang mahigpit. Akala ko madadali ka na niya, Evelyn. Maraming salamat ha, Henry. Iniligtas mo ang pamangkin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may mangyaring masama sa kanya. Ginawa ko lang kung anong dapat, Miss Lucy. At syempre, ayoko magkaroon ng asawang aswang kaya dapat iligtas ko lang siya, di ba? Maraming salamat, Henry. Ligtas mo ko. Utang ko ang buhay ko sa'yo. Pero muntik na nga akong mamatay. Asawa-asawa pa rin yung nasa isip mo. Joke lang. Pero grabe, natapos din. Tama yung hinala ko. Mali lang ako dun sa naisip kong nahawa siya. Dahil pinasa-pasa lang pala ang pagiging aswang nila. Eh baka buhay pa yan ha. Kasi nga diba kung dapat palang ipasa, baka katulad yun ng mga ibang aswang. Na kapag hindi na ipasa yung pagkaaswang, hindi mamamatay. Eh kanino ba galing ang pagkaaswang niyan? Sa amo niya? Parang ganun na nga. Dahil sa sinabi ni Emily, napagdesisyon na ng lahat na sunugin ang katawan ni Ma'am Anna. Ginamit lang ang video ng CCTV bilang ebidensya. Dahil doon, maraming sumang-ayon at sinunog na nga ang katawan niya. Sa ngayon, Miss Clark, si Henry din ang nakatuluyan ko. Siguro, masasabi ko na rin na kwentong pag-ibig na rin namin yon dahil sa ganong pagkakataon rin kami nagkakilala. Masaya na rin ang tiyahin ko kasama si Tito Liam.
Pinakita rin ni Tita na nagsisisi siya at humingi siya ng tawad kay Ma'am Ana, pati na rin sa mga taong nadamay dahil sa ginawa niya. Ang nakakatawa lang sa buhay ni Tita Lucy, ang titulo niyang taksil na kumare, naging mapagmahal na asawa at ina na. Naging ina na rin kasi siya ng inaanak niya si Andrea.